last. So yung QS natin sa ngayon, so same pa rin, may similarity siya doon sa ating old na table of specifications when it comes sa traffic. Pero may nadadagdag lang siya dito ng mga specific na laws or na mga batas gas. Pero yung batas na yan, bukas na natin i-discuss sa morning kasi medyo mahaba yan kasi. So, nag-ano ako doon. So, separate discussion yun bukas yung sa RA. Then, before tayo pupunta sa ibang area. So, kasi very important na nakalagay dito eh, specifically. So, dito sa 4.1, ano ko muna? Okay, dito sa 4.1, nakalagay dito, explain the principles of the five components of traffic management and agencies involved. So yung five components of traffic class, dati tinatawag natin yan na five pillars of traffic, tama? So ngayon, under the new TOS, tinatawag na yan na five components of traffic management. Same as true with CGS, di ba? Still, may gumagamit pa rin ng pillars. Eh, wala na ngayon ng pillars eh. Ang tawag na ngayon is components ng criminal justice system. So, ang ngayon, five components of traffic management. Then, 4.2, nakalagay dyan, discuss the purpose and functions of registration and renewal of the motor vehicles and driver's license. So, dapat alam nyo kung ilang years ang renewal ng driver's license, anong kulay. Then, yung mga traffic signs, traffic light, pavement markings, and road markings. Then 4.3, the use of principles of driving, the right of way, then of course the rules of government parking. Then ito yung bukas natin, uhuli na natin ito yung 4.4, compare the various traffic violations. Pero of course yung mga discussions dito, kinuha lang dito sa mga batas na to. So we have the Anti-Drunk Driving, Republic Act 10586, Republic Act 10913, Republic Act 10666 and Republic Act 11226. So yun yung mga ano, actually di research ko na yan. Tinignan doon, naka-focus dapat sa mga violations. Ano yung violations mo? Kailan saan pupunta? Yung tinatawag natin na license mo, sino magko-confiscate kapag nahulihan ka na nagda-drive with under the influence of drugs or under the influence of alcohol and so on. So mamaya class malalaman niyo or bukas malalaman niyo kung sino yung mga ano doon. Kasi na-research natin doon. So mas maganda na i-discuss natin kasi one by one eh na specific na ang nilagay ng PRC. So posible na lalabas at lalabas 'yan. So no choice kayo kasi si PRC na nag-decide. Last time, wala namang ganun. Ang nakafocus na doon dati yung Clean Air Act, clean water, parang ganun. So, yung pollution. So, ngayon, wala na. Pero, of course, matatouch pa rin natin. Then, 4.5, evaluate the principles and procedures involving traffic accident investigation, classification of accidents, the principle of key events, then the different types of tire marks, of course, yung mga ano diba natin, scuff marks, skid marks, and other debris, the last clear chance principle, and of course, the state of necessity principle, diba? So, again, pag sinabi natin state of necessity, sabi niyo, what is state of necessity? What is state of necessity, class? You have idea? What is state of necessity? Okay, ano yung tinatawag natin na state of necessity nga? Okay, what is state of necessity? May idea kayo? Okay, what is state of necessity? Okay, greater avoidance of danger. Okay, kapag may calamities. Bakit may calamities?
Of course, tama yon kay Sir Kilon. Of course, kung sinabi nating state of, state of necessity or yung tinatawag natin class na state of necessity, of course, yun yung avoidance of greater danger kapag may, kapag may tinatawag natin na emergency. Halimbawa, na-out, nawala ng preno sa sakyan mo, tapos, actually, na-discuss na natin ito sa ano eh, sa criminal law, di ba? Nawala ng preno, tapos may masagasaan ka, instead na ibunggo mo doon sa tao, so ibubunggo mo ngayon sa pwedeng sa gate or sa kahit saan na, pero of course, magbabayad ka doon sa whatever damages, ang tawag natin na damage doon, civil damages, okay? So, pero of course, explain na natin. Explain na natin yan. Okay, yung calamities naman, state of calamities naman yon. Okay, separate yan sa state of necessity. So, of course, sa traffic tayo ngayon, class. So, ang ano na lang dyan, ihuli natin si Fire ha, para tamang-tama kailan ngayong ating FOA review sa 29, 30, and 31. So, that will be our FOA review. So, para maka, ano kayo, maka-focus rin. So, then, vice and drugs, technical, the introduction to cybercrime. Sige, let's proceed natin. Of course, we have the fundamentals of traffic management. So una, pag sinabi ting operation, it pertains to a force or series of acts or effect asserted for cause. The manner of action or a vital or natural process of activity, so that is operation, which is connected also sa traffic management. So of course, may operation. Then ang roadway, it refers to that part of the traffic way over which the motor vehicle pass. Okay, kung saan dumadaan yung mga traffic, yung mga motor vehicles, yung mga motorcycles, and so on. Ang tawag natin doon is the roadway. So, roadway, of course, di ba, yung street, highway, and so on. So, lahat naman kayo nakakita, di ba, ng roadway. So, roadway, that is the part of the traffic way over which the motor vehicle passes or kung saan dumadaan. So, ano naman ang tawag sa atin, class? Okay, ano naman ang tawag sa mga tao or sa mga sasakyan na gumagamit ng tinatawag natin na roadway? Anong tawag doon? Anong tawag sa atin? Anong tawag? Di ba siya, pwedeng tawagin roadway or traffic way, yung street or highway. So, ano naman ang tawag sa atin or sa mga vehicles na gumagamit ngayon ng traffic way or roadway? Anong tawag sa atin ngayon? What is the term? Traffic unit, sir. Okay, traffic unit. O, di ba? Nakalimutan nyo na agad. That is traffic unit. Okay, so traffic unit ang tawag doon. Okay, technical term. Then, of course, we have the shoulder. Of course, ang shoulder, it refers to either the side of the roadway, especially along the highways. Nakita nyo na ba? So, ito yung highway. So, meron dito sa gilid, side by side. Okay, that is the roadway. Iba yung ano ah, iba yung tinatawag natin na bike lane. Ang roadway, elevated portion yan siya. Okay, dito sa gilid, yung parang shoulder. Nakita niya yon? Nakita? Ang shoulder sa traffic way or sa roadway, that is the side of the roadway. Of course, pwedeng maglakad dyan, no? So, along the highways. Pero minsan, sa Pilipinas, nakita mo kahit bike lane ang dumadaan is mga sasakyan, di ba? Mga motor vehicles. Kahit para sa ano yun, para sa daanan ng tao ang dumadaan yung mga sasakyan, di ba? Tapos ang nandoon sa pinaka ano road widening, di ba? Apat yung ano natin, di ba? Halimbawa kapag sabihin natin na 4 lanes, okay, nakita niyo ng 4 lanes, so 4 lanes yan. So saan dito dapat, sino ang mag-o-occupy yung dalawa dito, yung sa papasok? Sino mag-o-occupy doon yung papasok na ano na daan? Yung dalawa, class, yung pinaka-center, ano, di ba? Ito yung anong tawag natin doon dito sa center, di ba? Island. So sino mag-o-occupy dito yung pinaka-loob? Ano ba to? Mga maliliit na sasakyan or malalaki? Kasi basic yan eh. Kung napapansin niyo kapag nagbabiyahe kayo, di ba? Mali talaga or hindi talaga marunong. Okay, mga four wheels, di ba? Pero napapansin nyo, yung para sa mga four wheels or yung sa mga malalaking sasakyan na nag-o-occupy
'di ba? Ang nag-occupy doon naka-single, naka-motorsiklo, sila nag-occupy tapos ang mga buses or mga ano mag-a-adjust pa, 'di ba? Kaya ano no? So tapos yung mga maliit of course dito sa ano lang yan sa Gilid class. So dapat alamin niyo ang ano, yung basic kaya nag siguro walang seminar yon sa LTO, 'di ba? So very basic yon tapos bigla-bigla na lang na ganon. Na doon sila ano kaya nagkakaroon ng disgrasya kasi nga wala silang way doon or hindi dapat yon ang proper na ano nila pupuntahan. So that is shoulder ang tawag na doon plus that is the sideway. Sideway of the road or the side of the road. Next. Of course, we have the traffic way. So, para sa mayaman ng highway. Hindi naman. Depende, no? Kasi minsan ang pinapairang na yung init ng ulo. So, we have the traffic way. It refers to the entire width between boundary lines of every way or place of which any part is open to the use of the public for the purposes of vehicular traffic as a matter of right or custom. Okay, so that is a traffic way. So that is the entire width between boundary lines of every way or places. That is the traffic way. Or minsan kapag ano, that is the roadway. So of course, why traffic management is necessary? Of course, that is designed to make the traffic way safer for travelers to expedite the movement of traffic, mapabilis, and of course, to provide convenience to the traffic facility users. Yan yung importance last ng traffic management. Kasi kapag, ano di ba, maiwasan ang accident na nangyayari, okay, sa traffic, mapabilis ang takbo ng traffic last. And of course, para sa comfort and convenience ng mga traffic facility users. That is the purpose or of the traffic management na makontrol. So we have the major causes of traffic congestion. So una, we have the physical inadequacy. So ang physical inadequacy, that is the lack of roads, narrow bridges, railroads, crossing, lack of traffic facilities, and etc. So yung mga roadways, 'di ba? Ano yun? Yung buhol-buhol, narrow bridges, then of course lack of traffic facilities. Physical inadequacy. Kaya, di ba, according sa research, millions ang nawawala sa Pilipinas because of traffic. Kasi nandun yan sa tinatawag natin na five components of traffic. Yung adverse effect of traffic to our economy. Di ba, tawag natin doon sa traffic economy. So that is physical inadequacy. Then we have the poor control measures. It is characterized by ineffective mechanical control devices, inefficient traffic officers, and poor implementation of traffic laws, rules, and regulations. Ayan, yan yung characterized by ineffective mechanical control devices. So, of course, yung mga traffic lights and symbols natin, inefficient traffic officers, ibig sabihin, hindi effective or hindi pinapatupad ng maayos ang traffic laws and regulations. Of course, when it comes sa implementation ng traffic laws natin, medyo mahina. And of course, yung rules and regulations. That is the poor control measures. Walang problema sa mga laws and regulations sa Pilipinas, di ba? Tandaan nyo. Walang problema sa rules and regulations sa Pilipinas. Ang problema doon is when it comes to the implementation, hindi masyadong straight. Ang gaganda ng mga batas, di ba? Pero when it comes sa implementation, hindi nalulusutan palagi. Kaya that is that is one of the major cause rin ng traffic congestion or under the poor control measures. Okay, so that is what they call the major cause. Then pangatlo, so we have the human errors. So we have the human errors, of course, that is the most traffic congestion are caused by slow drivers or poor driving habits. Or, di ba? Human errors palagi, di ba? Overspeeding, ano pa? Kasi ang lahat daw ng traffic accident nagsastart sa over. Una, di ba? Overspeeding. Ano pa yung iba? Pedestrian mistakes, di ba? Pedestrian. Walang pedestrian lane. Tatawid agad-agad. So, jaywalking. Swerving. Swerving.
Survey. Serving. Over. Okay, overload. Ano pa? Ano yun? Sabi mo? Serving? Na. Over serving? Bakor yun? Oo. Bag yun, bag. Bakor din. I-mute muna natin na baka naka-ano, naka-on yung microphone niya. So, ayan. Una, we have the driving habits, pedestrian mistakes. Then, kahit na sa pedestrian, no, ano pa rin nila, binabangga pa rin so that hindi lang sa mga pedestrian na yung mga nag-jaywalking, di ba? Diba? Sa Davao, sa ano, huhulihin ka talaga doon kapag hindi ka nakatawid sa tamang tawiran yung sa pedestrian lane. So that is pedestrian mistakes, officers' errors, poor planning, then of course the poor legislation. So yan ang human errors. Contributory yan sa traffic congestion. Sure. Okay, next. We have the poor maintenance. It is characterized by unrepaired diggings, cracks on pavements, or unfinished road pavements, concreting. Of course, hindi na concrete. This can be attributed to an appropriate budget for the maintenance of traffic facilities. Hindi na, ano, di ba sa Pilipinas, hindi pa nasisira, ano na, binubungkal na. At ang mga sira, hindi inaayos, that is the poor maintenance. Inappropriate budget or kompleto ang budget pero hindi ginagamit ng maayos or hindi ina-implement. So that is the poor maintenance. Next, we have the agencies involved in the movement of traffic. Of course, we have the Land Transportation Office or the LTO. So tandaan nyo, ang purpose or ang trabaho ng LTO, they are tasked to enforce laws, rules and regulations governing the registration of motor vehicles, operation of motor vehicles, and traffic rules and regulations as provided with Republic Act 4136. Yung 4136, yun yung batas sa Pilipinas na isa sa pinakamatanda na batas. Hanggang ngayon, hindi napapalitan. Meron lang mga amendments, pero still, nandyan pa rin yan, yung RA 4136. Again, ang purpose or ang pinakaunang involved in the enforcement of traffic is the LTO. So they are tasked to enforce laws, rules, and regulations governing the registration of motor vehicles, operation of motor vehicles, and of course, enforcing the traffic rules and regulations as mandated by Republic Act 4136. Okay, that is the Land Transportation Office. Okay, next. We have the Department of Transportation and Communications. Okay, pakibasa si Angelo Manulat. Angelo? Angelo, pakibasa. Ah, nandiyan si Angelo? Wala. How about si Anthony? Anthony Valencia. Anthony? Ay, taga saan si Anthony? Tantangan. Ay, Tantangan. Dami. Sige, sige. Okay, pakibasa muna. Ang DOTC. Department of Transportation and Communication, in charge of planning programs, coordinating, implementing, and perform administrative function and promotion, development, and regulation of the dependable and coordinated network of transportation and communication in order to have fast, safe, efficient, and reliable postal transportation and communication service. Okay, so thank you. So we have the DOTC, the Department of Transportation and Communication. So ang DOTC, they are in charge with the planning of programs and of course coordinating and implementing. And of course, they perform the administrative function and promotion of development and regulation of the network of transportation. Of course, sila yung to have a fast, safe, efficient, and reliable postal transportation and communication service. From the word itself, communication, so yung DOTC class, sila yung sa planning ng programs and coordination
of course, sa administrative function sila rin. So sila yung pinaka-agency. So the DOTC. Kapag para merong fast, safe, and efficient, and reliable postal transportation and communication. Next, of course, we have the Metro Manila Development Authority or the MMDA. So, of course, it is created under Republic Act 7940-924. They set policies and concerning yung traffic sa Metro Manila. So, minsan tinatanong rin to. Coordinates and regulates the information program related to traffic, particularly sa Metro Manila. So, yeah, MMDA. Then we have the Congress and the Local Council. So, of course, the branch of the government, the task to create laws for the welfare of the public in the relations to traffic. So, Congress and, of course, the local government units or yung mga, ano natin, LGU. So, ang judiciary naman, the branch of the government that interprets the law through the adjudication of cases concerning or in relation to traffic violations and rules, that is the functions of the judiciary. Then we have the TMG or the Traffic Management Group or the TMU. That is the basic service of the PNP that is tasked to direct and control the traffic, perform accident investigation, enforce the laws, and of course issue citations. So nakita na kayo ng TMU, TMG, di ba? Meron? Anong tawag sa inyo? Yung sa traffic management group or unit, that is the ano yan yung special division ng ano ng PNP na nagko-control ng traffic, nagpo-perform ng accident investigation and enforce the traffic laws and nag-i-issue ng citation. Ano yung citation na to, class? Ano yung ini-issue na to na citation? HPG, Highway Patrol Group. Okay, ano yung citation na ini-issue nila? Okay, tickets. Okay. Yes, nakikita na si Mr. Sony palagi ang TMO. Okay, yung ticket violation. So, mamaya i-explain natin yan. Okay, kung ano yung ini-issue nila. So, ayan, sa traffic management group natin. Okay, next, we have the agencies responsible for traffic engineering. So, ang traffic engineering class, that is one of the components of the traffic. Okay, of course, we have the Department of Public Works and Highways. So we have the DPWH. They have the pakibasa nga ulit. Sino mo pipiliin natin para makita rin natin ang boses. How about si Sir Dwenny? Dwenny? Mark Dinio? Sir Dwenny, nandiyan ka pa? Sir. Sige. Pwedeng pabasa yung DPWH. Department of Public Works and Highways has responsibility for determining traffic flow, planning approval of program, and budget finding and construction and maintenance of road instrument. Okay, so we have the Department of Public Works and Highways. So they are responsible in determining the traffic flow, planning, approval of programs and budget, finding of construction and maintenance of the road and instrument, di ba? The DPWH, kilala niya naman DPWH, no? Wala nang tatrabaho dito. So, of course, una dyan, class, they are in charge with the planning, di ba? Sa planning, lahat kung ano yung gagawin para ma-ease or paano ma-control or paano ma-lessen yung traffic. Then, they are also sa approval of programs and the budget finding and to determine the traffic flow. And of course, construction and maintenance of road and instrument. So sa Pilipinas, di ba, hindi nyo maintindihan bakit yung mga roads and highways na kakagawa pa lang, binubungkal na. Pero yung mga sira, hindi inaayos or yung mga may lugar na wala pang highway, bakit kung hindi nilalagyan ng hindi kinakonkrete? So, di ba?
trabaho ng DPWH. So kasi 'di ba sabi doon sa ano sa interview nila sa Senate, kasi 5 years lang daw ang 5 years lang daw ang lifespan ng traffic, yung highway or yung nito, yung sa kapag i-concrete nila. So yung ano daw, yung semento, yung ano, yung soil. So 5 years lang daw. Pero ang reason doon, sabihin natin na 5 years. Pero bakit yung mga traffic o ano, yung mga highway, yung mga roads na sira na or wala na talaga or wala talaga, hindi yun inaayos? Bakit ganon? Bakit? Napansin nyo rin ba yun? Napansin nyo ba or hindi? Diba? So, only the Philippines lang yan, no? Na hindi pa nasisira pero inaayos na. Diba? Tapos ang sira na, hindi naman inaayos. Pero of course, hindi natin alam. Pero yun yung paliwanag nila. Pero hindi ko talaga maintindihan kung bakit gano'n. So, kaya wala tayong magagawa. Wow. Okay. So, nakuha ba? Okay na. Wait lang. Ano kulay mo? Kota siguro sa budget for corrupt purposes. Yeah, sir, paano yung bridge, sir? May maintenance po ba yun? Yes, may maintenance yung mga bridges. Same as true with, ano, with yung mga highways. May maintenance rin sila. Sobra sa budget saya kaya ganun siguro. Ah, siguro, no? Hindi ko talaga maintindihan eh kung bakit sabi ko, ito kang kagawa pa lang, last year pa. Bakit ngayon binubungkal nila, tapos bakit yung isa doon na sira-sira, hindi naman ano, hindi naman inaayos. So hindi ko alam kung ano yung rationale doon. O di ba? Kasi ang laking pera kasi, di ba? Kahit saan naman may mga corruption naman talaga, di ba? So ano ba, tingnan mo kahit piso lang ang ikaltas nila sa isang kabilya, o di ba, yung ginagamit, o sa isang semento, kahit piso lang yan, tapos halimbawa, ang gagamitin nila na kabilya is 2 million or 1 million pieces, di ba? Medyo malaki-laki. So, kaya hindi talaga iwasan yung corruption. Kahit saan, ano, hindi natin maano, hindi natin maiwasan. Pero, of course, dapat darating ang ano na medyo malesen. So, wala tayong magagawa. Okay, next. Of course, the local public works and engineering office. The local government units and instrumentalities that have the same function as the DPWH, pero nasa local government units ng sila class or nasa LGU. So they perform such powers within their territorial boundary or within their jurisdiction lang, kung saan city yan, kung saan municipality. So that is the local public works and highways. So ayan, local works na ayan, perform such powers within their territorial boundary. So that is the traffic engineering. Ticket or pera. Maraming pera pag sa highway. Pero illegal, wala pa rin naiipon. As in, no? Totoo sir, di ba? Kasi may mga na nami-meet rin ako ng mga estudyante. Nasa ano. Kasi, ano no, kasi illegal. Kaya parang feeling mo, parang dumadaan lang yung pera, kaya hindi talaga siya bigla na parang dumadaan lang kasi illegal eh, kasi hindi mo naman yung pera, parang wala rin, parang wala ka rin naiipon. Kasi alam na alam ko yan dyan, coach, 9 years ako sa traffic eh. 9 years ka sa traffic, grabe no. Ilan ang naipon mo? Magkano ang naipon? Wala kahit ni piso, kasi illegal eh. Wala kahit ni piso kasi illegal, parang dumadaan lang ang pera. Oo. May kota kayo? Or ano, padabihan lang sir or no? Ay. Sa South Luzon Expressway. Tama no? Kaya kapag illegal talaga ang pera, tama kasi wala doon naiipon. Kaya ano na lang, parang dumadaan lang yung pera. So kaya nga ano eh, so wala tayong magagawa. Lumili ko din talaga po. Ah. Kasi lalo na pag truck ban. Kapag ano no. Wala naman kayong kota na ano, dapat ganito yung ano ninyo. Wala naman. Wala naman. Ah, okay. So depende na lang sa depende sa diskarte. Depende sa kakayahan mo, kung kaya mo mangutong.
Kaya. Grabe. O, di ba? Baka ma-inspired si Victor dito, ha? Baka ma-inspired si Victor. Bigyan ng 200. ng 200. Pero of course, di ba? Kapag, ano, kailangan mo muna makiusap sa kanila naman, di ba? Mabait naman sila. Pero kapag masyado kang, ano, mapag mataas or ano, syempre, hindi rin yan sila magano. Medyo, kaya dapat, ano talaga, communication, no? Pakiusapan. Yun naman. Okay, next. Okay, so of course we have the safety campaign. In the safety campaign, so the aims to make road users behave properly. Focuses on public information attitudes. This is characterized as a road propaganda. Of course, para mapabilis. Or yung mga road users natin will behave properly, class. So kahit may tinatawag tayo na right of way, syempre, pwede ka naman mag-give way, di ba? So kahit may right of way, pwede ka naman mag-give way sa traffic. So that's why very important. Okay, so yan yung safety campaign. So ang biorhythm, class, that is the theory asserting that a man exhibit constant variation of energy and mood states. Ang biorhythm class, ito yung tinitingnan natin na condition of a driver before the accident happened. So again, ulitin natin, ang biorhythm, that is the condition of the driver, 13 years in service as barangay official po yung matras na ng politiko, may kickback dyan. Tama. Ay, Emma. Ah, grabe. May kickback talaga ang ano. Ang meron din pala sila. Malaki rin parang percentage na kukuha nila. Ano natin yan, ha? Medyo delikado. Pero yun talaga ang ano, reality sa atin. Grabe, no? Sila lang yung may kickback. Okay, so ayan. Ang biorhythm, of course, the theory asserting that a man exhibit a constant variation of energy and mood states. So that is the biorhythm. So ang biorhythm class, yes, sad reality. Kaya nga, wala tayong magagawa. So, so again, ang biorhythm class, that is the condition of the driver before the accident happened. Okay, nang nangyari ang accident, nakainom ba siya? Or under ba siya ng influence ng drugs? Or nakailip siya? Or baka sobrang pagod or nakatulong siya sa biyahe? So that is biorhythm class. Ibig sabihin, man exhibit constant variation of energy and mood states before the accident happened. So under the pressure ng influence ng drugs or alcohol and so on. So ito ang importance ng biorhythm in the field of study. It should be borne in mind that biorhythm does not predict what actually happened. All it does is to give us a hint on how we tend to feel in a certain day. Di ba, irritated ka or wala ka sa ano? Okay, posibleng yun ang magiging reason or magiging factor na ma-aksidente. Okay, that is biorhythm. Okay, again, biorhythm, that is the condition of a driver before the accident happened. Okay, so ayan, very important na na-feel mo, di ba? So may indication kasi na mga that don't ask si Joel De La Vega. Okay, no problem. Okay, so Joel. Okay, so that is biorhythm class. Ulitin ko pag sinabi ng biorhythm, that is the condition of the driver before the accident happened. Okay, so ayan. And of course, sinasabi dito, it is a theory na it suggests that a man exhibit constant variation of energy and mood state. Ibig sabihin, yun ang reason bakit na-aksidente or kailan or ano yung reason kung bakit siya na-aksidente. So ano yung factor before nangyari ang accident? So that is a biorhythm. Okay, nakuha ba? So yan. Okay, so pakibasa nito ng yung question natin si Joel. Ay, si Joel. Sino ba si Joel? Sir, ano mo na? Sir William. Sir, sir. Ay, sige. Si Sir Joel mo na pala. Okay, pakibasa. Parang mahina yung ano ni Sir Joel. Mahina, no? Nanon niyo ba?
Hello, sir. Hello, sir. Ah, sige. Okay na. Okay na. Ulitin ko na lang, sir. Ah, sige. Sige. Ulitin mo. What do you call the theory asserting that man exhibit constant variation of energy and mood states? A. Biorhythm. B. Psychological. C. Physical. D. Mental. Okay, so what is your answer, class, on the comment section? Actually, ano to, isa to sa question na present sa kay Attorney Gabaw when it comes sa question na to or sa topic na to. Okay, of course that is biorhythm. Okay, so again, what do you call the theory asserting that man exhibit constant variation of energy and mood states? Of course that is biorhythm. Letter A, biorhythm. Okay, very good. Okay, next time. Okay, so how about this one? Pakibasa, Sir William. Sir William, are you available? William Javier. Yes, sir. Okay, pakibasa. These are marks left on the roadway by tires which are not free to rotate, usually because brakes are applied strong and the wheels are locked. A. Okay. Triangulation method. B. Scuff marks. Nawala si sir. Okay, so ako na lang mabasa. Okay, so these are marks left on the roadway by tires which are not free to rotate, usually because brakes are applied strong and the wheels are locked. Okay, so again, nakalagay dito, wheels are locked and of course, not free to rotate. Ibig sabihin, hindi na siya umiikot yung tinatawag natin na tires. Anong tawag natin doon, class? Dalawa kasi yan, ang pagpipilian ninyo, di ba? Yung isa, yung wheels are locked but free to rotate, still umiikot pa rin ang tires. Ito naman ang question niya, wheels are locked but not free to rotate. What is that? Okay, so ang sagot natin dyan, that is letter C, skid marks. Kasi ang scuff marks, that is the wheel is locked, still rotating, while ang skid marks, wheels are locked but not free to rotate. So nakuha niyo na? Actually, nasa past ano ko to eh, discussion. So nandun yun. So kapag alam niyo yan, so wala kayong problema. So that is the skid marks, wheels are locked but not free to rotate. Scuff marks naman, wheel is locked, still rotating. So, of course, class, ang mga pavement markings na meron tayo sa traffic unit na sa traffic way natin or sa roadway, ang purpose niyan is the RGW to regulate, to guide, and to warn traffic. Okay, ulitin natin, ang pavement markings, ang purpose niya is to regulate, to guide, or to tinatawag natin, class, warn traffic. So, that is RGW. So, again, ulitin natin. So these are marks left on the roadway by tires which are not free to rotate. They usually because brakes are applied strong and the wheels are locked. That is the skid marks. While lang scuff marks, wheel is locked, still rotating. So pag sinabi natin class, yung mga marks na natira dyan sa or made by the tires. Okay, so yan yung tinatawag natin, di ba, na kapag masyadong mahaba class, ang tinatawag natin na skid marks. Okay, yung skid marks na tinatawag natin. Ano ibig sabihin nun? Halimbawa, may nakita kayo yung puti, di ba? Or ano, anong kulay yan? Tapos masyadong mahaba, continuous siya. Tapos doon na siya naputol. Anong ibig sabihin? Anong indication nun? Okay, overspeeding. How about kapag ganito class? Medyo mahaba lang konti, tapos naputol, doon na naman. So, anong indication nun, class? Anong indication nun kapag
Mahaba lang konti. Okay. Anong ibig sabihin nun? Kapag mahaba konti tapos naputol. Anong tawag natin doon? Okay, emergency brake. Of course, guys, kapag naputol agad, okay, hindi yan siya masyadong malakas ang pagkabunggo niya or yung tinatawag natin na pag-brake. Ibig sabihin, hindi masyadong mabilis. Kasi kapag masyadong mabilis or overspeeding, pag binayik mo plus, tuloy-tuloy yan. Okay, ibig sabihin, indication na masyadong mabilis ang sasakyan. Pero kapag naputol agad, ibig sabihin, hindi naman masyado. Okay, kaya agad-agad, ganun ang kanyang marks na natira. So, yun, guys. Of course, we have the key terms sa traffic. We have the traffic, transportation, traffic unit, the traffic way, the biorhythm, collision, motor vehicle, professional driver, informative signs, and of course, the hit and run. So, dito tayo. So, ang pag sinabi nating traffic, of course, ang tanda nyo dyan palagi is tramo. Okay? Of course, that is movement for the purpose of travel. Ulitin natin. Pag sinabi nating traffic, okay, that is tramo. That is tra. Ito yung tra class. T-R-A. T-R-A-M-O. Ibig sabihin, traffic, that is movement for the purpose of travel. While ang transportation naman, palaging tandaan that is only, that is trans po. Trans, then ko. Ibig sabihin, ang transportation, that is conveyance for the purpose of transfer. Again, ang transportation, trans po, for the purpose of transfer. While ang traffic unit, okay, that is the person, the vehicles, animals using traffic way. So that is a traffic unit. Ang traffic way naman, of course, that is the road or highways used by the traffic unit. While ang biorhythm, of course, the condition of a driver during the accident happened. Collision naman, of course, collision, di ba, nag-collide or nagkabungguan. There is a bump. Okay, there is an accident. Then ang motor vehicle, that is any powered by mechanical and electrical other than muscular. While ang professional driver, so that is yung driving is a mode of livelihood or its mode of their profession, that is professional driver. Ang informative signs naman, it will guide or it will give directions, yung mga signs na yan. So then of course, we have the hit and run. Ang hit and run, ibig sabihin, you hit the pedestrian or you hitting the pedestrians question or yung po, sir. Yes. Ano po yung pagkaiba ng informative signs sa regulatory signs po, sir? Mamaya, ano lang, kalma lang, mamaya, i-explain natin yan. Wala pa tayo doon. Okay. Pero sir, sorry, sir. No problem. Okay, again, then of course, we have the hit and run. So, ang hit and run, of course, you hit the pedestrian. Instead of helping them, helping the injured victim, of course, you he or she escape. But of course, class, sa hit and run operation or sa hit and run, meron naman exemption. Halimbawa, kapag umalis ka or you run, kasi nga yung buhay mo, papatayin ka ng mga tao na nandoon sa traffic accident kung saan nangyari. So that is justifiable. Hindi ka ma-charge ng hit and run. Or isa pa, kapag hindi ka ma-charge ng hit and run kapag umalis ka or tumakbo ka para tatawag ka ngayon sa ng ambulance or ng emergency or hindi ka rin ma-charge kapag pumunta ka ngayon sa pinakamalapit na police station para mag-surrender. So that is, of course, hindi yan papasok doon sa hit and run. Pero ang hit and run, kapag you hit the pedestrian instead of helping them the or instead of helping the injured victim class, you escape. So that is hit and run. Okay, so yan yung tinatawag na nila hit and run. So again, ang traffic, tanda nyo, that is the movement for the purpose of travel. While ang transportation naman, that is for that is conveyance
for the purpose of transfer. Ang traffic unit, that is the person, vehicles, animals using traffic way, tayo yon. Then, of course, we have the traffic way, the road or highways na ginagamit ng tinatawag natin class na traffic unit. Okay, so that is a traffic way. While ang biorhythm, of course, that is the condition of the driver before the accident happened, or that is the mood state of a driver before the accident happened. That is the biorhythm. Then we have the collision. Of course, that there is a bump, or di ba, collide, or there is a collision, or nag-collide yung dalawang sasakyan. So that is collision na tinatawag natin. Then of course we have the the traffic okay, that we have the motor vehicle, of course, any powered by electrical or mechanical professional driver. Kapag yung driving is their profession or their living, so yan yung kinabubuhay nila class, yung tinatawag natin okay, so that is professional driver. Then we have the informative signs. Ang informative signs, of course, it will guide or direct signs. So ano ba yung example class ng mga informative signs before tayo pupunta doon? Informative. Okay, di ba? Informative, it will give guide or directions. Halimbawa, 50 meters right, or ano na siya? Hospital, or tatawagin natin yung school na hinahanap mo, so that is an informative. Or it will give direction. So, ano yan? Informative signs. Halimbawa, 100 kilometers or 1 kilometers ahead yung, ano sabihin natin, South Cotabato, and so on. So that is an informative signs. It will guide or it will give direction signs. Yung mga regulatory signs naman, of course, they are, ano pa? Okay, 50 maximum speed. Okay, so of course, yung mga regulatory signs naman, ang purpose niyan is to control the traffic, of course, di ba? To direct yung mga driver's class. So mamaya, magbibigay pa tayo ng example. So, yan. No U-turn. Okay, pwede. Informative signs yan. Okay, how about yung tinatawag natin? Ay, mamaya na lang kasi may question doon. Okay, so dito naman tayo, another. So we have the warning sign. Ang warning sign naman class, of course, it will give alarm to the motorist. Okay, so kasi natapos na natin ang transportation and traffic. Ang warning sign, it will give alarm to the it will alarm the motorist sa possible danger. So, yun yung mga warning signs na sa, halimbawa, it is, ano yung mga mostly nyo na encounter nyo na mga, ano, na mga warning signs? Slippery road, sir. Ha? Ano yun, no? Ano yung mga warning signs? Na, di ba sabi niya, it will alarm the motorist sa possible danger. Slow down. Okay, very good. Slow down, accident prone area. Tama yan. That is a warning sign. Okay, is it? It will give, okay, it will warn, or it gives a warning to the vehicle or to the driver, so the possible danger. Okay, right hand curve. Stop, look and listen. School ahead, or slippery road. Ano pa, ano pa? Slippery road. Oh, tama. Very good. Slippery road, okay? So dapat slow down, or 20 kilometer ano lang, ibig sabihin mag slow down ka. Okay, so ibig sabihin yun class ang possible danger, diba? Yeah, pero mostly palagi natin ano, it is an accident prone area or slippery road. Okay, so kaya dapat medyo mag slow down yung tinatawag natin na warning sign. It will alarm the motorist
of the possible danger. So yan ang warning signs natin. Okay. Man at work. Okay, so man at work. Okay, so next. We have the skid mark, of course, the direct cause. Natapos na natin yan. Ang direct cause, that is the cause of accident. Okay, halimbawa class, the condition of the driver, the behavior of the driver, and of course, the speed of the driver. So it is a direct cause when it comes to traffic. Ang traffic accident, saan nangyayari ang traffic accident? Of course, sa traffic way. So ang professional driver, the driving is their job or their profession. Ang reckless driving naman class, palaging na ano to, isa, ito rin one of the factor rin, di ba, ang reckless driving. Wherein, nagda-drive ka, you disregards the safety of others. That is a reckless driving. Wala ka pakialam, basta gusto mo, sikat ka lang, di ba? Bahala na may masagasaan or bahala na may madamay. Basta importante, sikat ka. That is a reckless driving. Ibig sabihin, you disregards the safety of others. That is a reckless driving. Ay, no. Then, of course, we have the key event. Yung key event, okay, na sa TOS natin, sorry. It is characterizes the manner of the occurrence of the traffic. Ibig sabihin, the time, the place, and the location of the accident. That is the key event class. So again, ang warning signs, it will alarm the motorist of the possible danger. Yung direct cause naman, it is the cause of the accident, the condition, the behavior, and the speed of the driver during the accident. Then we have the traffic accident. Mangyayari yan sa traffic way or roadway. But then of course, we have the professional driver. The driving is their job or their profession. While ang reckless driving, of course, you disregards the safety of others, then the key event naman that is characterized by manner of occurrence of traffic wherein yung time, yung place, and the location of the accident. That is the key event. Okay. Okay, so how about this one? So, masaya kong question. So, which among the following is the main importance of skid marks in a traffic accident? Of course, very basic na question, pero palaging lumalabas to. Letter A, it gives idea how fast the car. Letter B, it gives the idea the service ability of the car. Letter C, it gives the idea the model of the car. Letter D, it gives idea the road condition before the accident. Okay, what is your answer? Again, wala inyo na sa isip nyo kung si ano yung pinakamahaba yung sagot yung walang ganon. At hindi rin ibig sabihin na maikli siya, yan yung sagot, hindi rin ganon. Walang ganon. Okay, so of course class, it gives idea how fast the car. Letter A. Yan yung purpose ng skid marks in traffic accident. Okay, so of course we have the traffic laws and regulations dito, related laws rather. So we have the Republic Act 4136. Of course, that was approved into law on June 20, 1964. So sinabi ko kanina, pinakamatagal yan or isa yan pinakamatagal na batas sa Pilipinas, pero may mga amendments na still nandyan pa rin yan. So it is an act to compile the laws relative to land transportation and traffic law rules to create a land transportation commission and for other purposes. That is the Land Transportation and Traffic Code, that is the Republic Act 4136. Next, of course, we have the RA 6539, the anti-carnapping law. Then we have the Clean Air Act, then the seatbelt law, and so on. Pero hindi na yan siya kasali sa ngayon. Pero dapat alam nyo, ang 49, that is Clean Air Act, ang 50, that is seatbelt law. So understandable na yan. Hindi na tayo mag-focus yan. So that is, then of course, we have the traffic versus the movement or the versus the transportation. So ang pag sinabi nating traffic, it refers to the movement of a person's goods or vehicles either powered by combustion or animal drawn for the purpose of travel, kaya nagkaroon tayo ng tramo.
Ang traffic originated from the old Italian verb trafficare, and noun traffico means to trade, in Arabic, traffic, or to seek profit. That is traffic, lah, di ba? The movement of persons, goods, vehicles. Kasi kapag dati, maita-transport natin ang mga product ng, halimbawa, sa Pilipinas, so nagkakaroon ng trading, nagkakaroon ng palitan ng mga products sa isang country to another country. So that is a traffic. So the movement of the persons. Then ang transportation naman, of course, that is, it refers to the convenience of a persons, persons, bakit nalagay persons dito, goods or vehicles that are powered by combustion or animal from one place to another for the purpose naman of transfer, yung ililipat. So that's why ang ano natin dito is the transpo, ang ating acronym, di ba? Transpo and tramo. Traffic is the movement. Ang transportation naman is convenience. Okay, that is traffic and transportation. So, ayan. Sana yun. Okay, so tanda nyo class, ang wheel, it is considered as the most important invention when it comes to transportation. So nakakita naman tayo lahat ng wheel, no? Then ang LTFRB, ang LTO naman, ano yung kaibahan ng LTFRB and LTO? Si LTFRB, what is LTFRB stands for class? Pakilagay nga sa comment section. What is LTFRB? Land Transportation and Franchising Regulatory Board, sir. Okay, very good. So, pag sinabi natin LTFRB, of course, that is the Land Transportation Franchising and Regulatory Board. Of course, ang LTFRB class, so they are in charge with the franchising. Ang LTO naman, sila naman yung sa licensing. Nakuha nyo? Ulitin natin. Ang LTFRB, so they are in charge with the franchising. While ang LTO naman, doon naman sila in charge sa licensing. Okay, so yan. Ang kaibahan ni LTFRB and LTO. So, of course, we have the components or the 5 E's of traffic. So, we have the traffic education. Okay, so we have the traffic education, the traffic engineering, the traffic enforcement, the traffic ecology. Ecology na yan plus, ha? We have, bakit? Change. Bakit na ano to? Traffic ecology, environment, and economy. Wait lang. Ang kamali. Bakit? Baka hindi ko makita na. Okay. Okay, so dito ulit. So again, we have the two elements of traffic or yung bakit na balik. Wait. Oh. Naulit. Okay, ayan. Okay, so again, so we have the 5 E's of traffic. Balik natin doon. Okay, so we have the traffic education. So we have the traffic education, we have the traffic engineering, enforcement, oh, nagkamali naman ako sa spelling na enforcement, ecology, environment, or the ecology or environment, and of course, the economy. So that is the 5 E's of traffic class na meron tayo. Last time, or last TOS, ang ating 5 components of traffic. Ang tawag pa natin dyan dati is the 5 pillars of traffic, di ba? Kaya kung titingnan ninyo ang ating bagong TOS, nakalagay dyan, may hawak kayo na TOS, nakalagay di ba, or na-present ko rin kanina na hindi na siya tinatawag ngayon na 5 pillars of traffic. Ang tawag na sa kanya ngayon is the 5 components of traffic. Okay, so that's why very important na alam nyo rin ang changes, di ba? Then, yan ang tulong ngayon, class, ng tinatawag natin na TOS. Yan yung magiging leakage ninyo sa board exam. So, when it comes sa traffic education, ang traffic education,
It involves with the public information and the safety education of both drivers and pedestrians as to the traffic laws and use of traffic facilities. Nakalagay sa TOS kung sino ang in charge dito sa components ng traffic. Of course, the LTO is in charge class with traffic education, di ba? So traffic education, the LTO is in charge. So yung ano nyo ba? Yung license nyo ba is, ano yan? Anong tawag natin doon? Yung, ano yung class na nawala sa, ano ko, sa bibig, nasa punta ng, ano ko, ng bibig. Paano yung kinuhang license ninyo? Anong yun, yung magbabayad ka lang, tapos meron ka ng license? Anong tawag na natin doon? Nakalimutan ko. Fixer. Okay, fixer pala, sorry. Fixer, okay. So yan, ang fixer. So, di ba? Ganyan sa Pilipinas eh. Kaya maraming fixer ang kumuha ng license nila. Kaya, kung titingnan ninyo, di ba? Hindi nila alam yung minor or yung mga basic lang na regulation sa traffic, di ba? Kung saan yung mga saan dapat mag-occupy yung ano nila, kung sino yung may right of way, kung sino yung may ganito ganyan. So that's why very important na kahit mag-fixer ka, di ba? Importante alam mo yung basic. Ang problema dyan, yung mga criminology, di ba? Nakikita ko palagi sa comment section sa ano. Palagi ko nakikita sa comment section sa ano, sa may tawag nito, sa TikTok, kahit sa mga video ko eh, na sir, pakisabihan na ang mga criminology. Criminology pa naman sila, pero nagmumotor na walang ano yun, walang helmet, hindi nila ganito ganyan. Kaya parang nalulockdown ang criminology daw. Tapos naka-go-wa pa daw, ganito ganyan. So, paano ko ba ipagtatanggol yun, di ba? Kaya kapag ganun, hindi ko na pinapansin or hindi ko na nire-replyan. Kasi baka mag, ano pa no, medyo lalala pa. Kaya dapat, hindi naman dapat lahat yan yun, i-categorize or hindi dapat i-discriminate lahat yung profession kasi iba-iba naman. Hindi lang naman ano yon. So, very important yung class. Kaya dapat you conduct yourself properly. Di ba? So, kung ano yung standard. So, again, in traffic education, it involves the public information and the safety education of both the drivers and pedestrians as to the traffic laws and use of traffic facilities. Of course, ang LTO ang in charge doon sa traffic education natin. Okay? So, ang LTO, ang in charge yan. Then, we have the traffic engineering. Ang traffic engineering naman, it deals with the planning and design of the streets and highways. So, sila yung nagdedesenyo, sila yung magpaplano class or magdedetermine in advance. Kung ano yung possible, magkakaroon ba ng skyway? Magkakaroon ba ng expressway, dadagdagan ba yan o hindi para makontrol or para ma-improve ang traffic flow sa Pilipinas. So that is, trabaho yan class ni traffic engineering. Lumabas rin sa board exam, what is the other term of traffic engineering? Ang traffic engineering, there is the science of travel and movement. So huwag niyong kalimutan na, pag sabi natin traffic engineering, there is the science of travel and movement. So yan ang kaibahan ni traffic education and traffic engineering. Okay, so of course, we have the two elements of traffic. Hindi ito kasali class, ha? Ito yung continuation niya mamaya, 3 to 4 and 5. So, i-discuss muna natin, i-insert muna natin ang the two elements of traffic. So, actually, na-discuss ko na to kanina. So, ulitin na natin. Kasi again, the repetition is the mother of all learning. So, while ang letter A, and number one rather, is the traffic unit. Ang traffic unit refers to a person and vehicle using the traffic way or the highway. While ang traffic way naman, that is, it refers to the road or highways used by the traffic unit. Yan yung tinatawag natin na traffic way. While as a continuation, when it comes to the five components or the five E's of traffic, we have the traffic law enforcement. Okay, so number three, the traffic law enforcement, it involves arrest, issuance of temporary operator's permit or the TOP or inspection report summons or IRS or warning of any person who is believed to have violated the law, ordinance, or regulations
pertaining to the use of traffic. So that is the traffic law enforcement. While ang traffic ecology or traffic environment, it is the study of disastrous effect brought about by the air and water pollution from the vehicles. Kasi that is the traffic ecology environment. Habang nag-improve, no? Or mas madami pa actually ang na-manufacture na sasakyan compare sa tao. Kaya it has a disastrous effect sa ating air, water, pollution, and of course, in general, yung earth pollution natin. That is the traffic ecology or environment. But then ang traffic economy, it deals with the benefits and adverse effect of traffic to economy. So again, di ba, based on the study, millions and billions ang nawawala sa Pilipinas every day because of traffic. Kaalis ng 5 a.m., darating sa trabaho niya ng 10 a.m. or 12, worse than that. So, meaning class, ang productivity ng tao or product, ang kita sana ng government or ng mga companies is triple. Yun rin ang nawawala because of the traffic. So, that is, it deals with the benefits and adverse effect of traffic in the economy. So, kung titingnan niyo yung mga ibang bansa, halimbawa sa Japan, di ba? Sa Japan and other countries, when kung titingnan niyo yung kanilang anong class, kung titingnan mo yung kanilang traffic nila, ang ganda ng flow ng traffic nila, pero ang ganda rin ng kanilang tanatawag natin na kanilang economy, di ba? So that's why very important yung ano rin, yung ano ng traffic. Okay, so yan ang 5 E's of traffic natin. Ano muna tayo class, mag-break muna kayo ng at ano lang muna. 10 minutes lang, mag-inom muna ng tubig. Okay, then after that babalik tayo. Pero hindi tayo mag ano, i-pause ko lang yung recording. Okay? Pause. Okay, so let's continue class our discussion. Okay, so dito tayo, so we have the traffic law enforcement. So sa traffic law enforcement class, palagi yung tandaan yung DAPAP. Okay, so DAPAP. So meaning, yung letter D, that is detection. So ibig sabihin sa detection, that is the responsibility of the law enforcer for the detection of the violator sa traffic, di ba? Pero sa Pilipinas, madaling malusutan kasi ano yan? May magsasabi no, may magpagtitip sa'yo, ay huwag kang dumaan doon kasi nandun yung ano, yung blue voice. Pero yellow ang ano, yellow ang uniform. So, joke lang. Pero detection class is the responsibility of the law enforcer for detection and violations of traffic laws and regulation. Di ba, mostly class, ano yung mga traffic violations na meron? Ano? Mostly, of course, di ba, yung walang helmet or no helmets, over speeding, walang ano pa class, ano pa yung mga violations na mostly na bakit kayo binibigyan ng ticket or tinitikita. So di ba, so that is part of the detection. Pangalawa, we have no seat belt, sir. Ano pa? No, okay. Seat belt, no seat belt, tama. That no side mirror, unregistered vehicle, or walang driver's license, di ba? Yun yung mga common violations class that is part of the detection process. So that is number one, detection process natin. Then pangalawa, we have yung letter A, apprehension. So police function which involves taking violations of traffic laws and regulations. Sa apprehension, of course class, yung apprehension, of course arrest, di ba? Taking of violations of traffic laws and regulations. Then prosecution, of course, ang in charge then is the prosecution component or prosecution pillar dati. Then adjudication, of course, the prosecutor's function, and penalization, that is imposition of the penalty upon the accused is found guilty. Kasi di ba kapag sa traffic naman, hindi naman yan siya magkakaroon ng formal na trial and hearing. So, ang tawag natin doon, di ba, yung mag-present lang ng evidence or yung tinatawag natin na summary trial or summary hearings, so that is penalization. Again, ang traffic law enforcement natin, the DAPAP, detection, apprehension, prosecution, adjudication, and penalization, that is the traffic law enforcement. Next, we have the traffic law enforcement action. Ito yung class yung bibigyan na kayo
ng citation, 'di ba? Yung love letter. So ang traffic arrest, okay, we have the traffic arrest that is the taking of person. Okay, arrestohin na, traffic arrest 'yan. Then pangalawa, we have the traffic citation, the issuance of ticket. Then of course, we have the traffic warning. Ang traffic warning class that is in three forms, 'di ba? Una, it must be written or pwedeng verbal or pwedeng visual. So that is the traffic warning na meron tayo. Okay, so yan. Traffic arrest, the taking of person. Traffic citation, that is the issuance of ticket. And the traffic warning, pwedeng written, verbal, or visual. Okay, that is traffic law. Then we have the police court enforcement processes, yung five essential steps. Isa-isahin natin. When it comes to detection, wholly police activities and entails looking for defects in the behavior of the motorist, the pedestrian, the vehicle, the equipment, and the roadway condition. So that is the detection. Sa apprehension naman, a police responsibility where the police are required action to prevent continued and future violation. Ibig sabihin sa sample lang ngayon. Then we have prosecution. So it is the court function. The police also provides corresponding influence through preparation and production of evidence or close contact with the prosecution office. Next, adjudication, of course, it is the court's function. Trabaho yan ng korte class that will provide influence on this step-by-step by a witness to the prosecution by supplying additional evidence. So it determines the guilt or innocence of the accused, that is adjudication, whether or not guilty siya or not guilty of the offense charged. Then we have penalization, that is the imposition of penalty upon the accused. A penalty can influence by previous records of conviction as provided by the police. Ano pala class? May nagtatanong sa akin or marami nagtatanong kung 30 days na ba daw ang execution ng warrant of arrest. Huwag kayo maniwala ha. Still 10 days pa rin ang execution ng warrant of arrest. Nako ha? Ang yung 30 days na yon, that is only intended sa execution of warrant when it comes sa wearing of ano, wearing of body worn camera. So hindi yan siya kasali doon sa tinatawag natin class na within 10 days from its receipt. Okay, nakuha ba? So again, yung 10 days na sinasabi natin, hindi yan siya applicable. That is only intended class sa body worn cameras yung 30 days na yon. Nakuha ba ninyo? Nakuha. Okay, baka may ano kayo kasi baka may mga nababasa kayo na ganito ganyan tapos nag-ibang 30 days. So bakit ganoon? Okay, so walang changes sa na confirm na natin 'yan sa mga friends natin na mga lawyers and mga judges last. So kaya very important na alam niyo, wag kayong magpadala doon kasi hindi 'yon walang changes when it comes sa criminal procedure natin. Sa civil procedure lang ang may changes. Of course, hindi kayo makaka-relate doon sa civil procedure. Nakuha ba? Nakuha? Nandiyan pa ba kayo? Parang wala na. Okay, so yan. Dapat clear kayo ah. Kasi syempre marami student, hindi ko masagot yun isa-isa. Sa inyo, of course, sinabi ko sa inyo na wala pong changes sa criminal procedure natin. As is yun, okay? So actually, kak-post lang ni Sir Bequeno eh. Nagtatawanan nga kami. Bakit gano'n ang nangyari, di ba? So, wala namang gano'n na nilabas ang PRC. So, hindi po, wala pong changes ang pagsinabi natin class na when it comes sa 30 days. Still, yun pa rin, di ba? So, wala pong changes ha. Kaya medyo delikado. Kaya, tingnan natin. We will try to address doon yung issue na yun. Kasi iba-iba yung execution ng yung 10 days. Okay, so we have the activities of traffic law enforcement. So una class, we have the preventive activities. We have the persuasive and of course the punitive activities. Ibig sabihin yung punitive, nagbibigay na to ng penalty. So yan. Then so we have the major elements of traffic enforcement system. So enforcement system, the road user system, and the traffic system.
So ito yung mga major elements of traffic law enforcement system. So it is the yung reasons why people are violating the traffic laws. Una class, we have the physical infirmities. So physical infirmities is very for and for ignorance, okay? Very for another ignorance, mental disorder, lack of training or sa mga ano natin, sa mga drivers, then wrong attitude, okay? Habitual violators, PUB, drivers are aiming for more compensation. Ang PUB are private utility vehicles na tinatawag natin, the private utility vehicles. So that is the reasons why people are violating traffic laws and regulations. Okay, so yan. Okay, so we have the road classification. Ito class, ang road classification natin, pakibasa muna. Si Angelo Manulat. Angelo. Si Angelo. Okay, so. Yes, sir. Okay, Angelo, pakibasa. Road classification. According to political subdivision, national road right of way 20 to 120 meters. Provincial road length between two municipalities 15 to 60 meters. City road interlink in the city 15 meters. Municipal road within town proper 10 meters. Barangay road from market town 2 meters. Okay, so ito na. Ang road classification natin, so of course, we have according to political subdivision. So ang sa national road class, okay, sa national road natin, so dapat ang right-of-way is 20 to 120 meters. Ang sa mga provincial road natin, link between two municipalities, 15 to 60 meters. Then city road naman, interlink in the city, 15 meters. Ang municipal road naman natin within town proper, 10 meters, and barangay road from market to town, 2 meters. Okay, nakuha ba? Okay, that is the political subdivision class, yung road classification natin. Sige. Okay, so yan class ang road classification natin according to political subdivision. Okay, nakuha ba? I-pag-organize ito ulit na sa mamaya. So, yung sa national road, provincial, city road, municipal road, barangay road. So, yan ang road classification natin. Yung sa right-of-way. Okay, so we have the legal system for traffic safety. So, the licensing system, it is the system of issuing the license to any person who is qualified to fulfill the responsibilities required by the license administered by the LTO or the Land Transportation Office. So, ang driver's license class, it is issued to the drivers as privilege granted by the government providing statutory qualification. So, under Section 19 of Republic Act 4136, the states that no person shall operate any motor vehicle without first procuring a license to drive for the current year. So in the licensing procedure, the requisites for issuance of license last dapat at least 16 years old for students permit, 17 years old for sub professional, and 18 years old for professional. So ngayon, of course, we have the kinds of driver's license, student permit, non-professional, professional, military, and of course the international. Yung mga international drivers class, yung mga foreigners na drivers sa bansa nila, pwede silang kumuha ng international driver para they can operate yung kanilang yung vehicle class na nandito kapag dito sila sa Pilipinas. So that is the kinds of driver's license. So again, yung minimum age requirement, 16 for students permit, 17 for sub-pro, and 18 for professional. 16, 17, and 18. Okay, then of course, ang driver, it is the license operator of a vehicle. So, ang duties of a driver in case of accident. Una, dapat tumigil or stop immediately.
Pangalawa, show the license to the victim and give the true name, address, and contact number. Driver is not allowed to leave the scene without aiding the victim. So kasi nga, pwede siyang makasuhan, of course, ng hit and run operation. Ang hit and run that. So we have the kinds of traffic accident. Una class, we have the non-motor vehicle traffic accident. So it refers to any accident occurring in a traffic way involving a person using the traffic way travel or transportation but not involving a motor vehicle in motion, yung ibig sabihin, umiikot or nagpo-function. So, halimbawa, pedestrian and a cyclist in a traffic way. Halimbawa, nagkabungguan yung naglalakad na pedestrian and of course, yung siklista, no, in a traffic way. So, that is a non-motor vehicle traffic accident. Yung pangalawa naman, we have the motor vehicle non-traffic accident. So, ibig sabihin, any motor vehicle accident which occurs entirely in any place other than a traffic way. Halimbawa, accident on a private driveway. So that is the motor non-traffic accident. Okay, any motor vehicle with the first entirely in any place other than a traffic way. Ang motor naman, motor vehicle traffic accident, a motor vehicle accident occurring on a traffic way. Example, collision, ibig sabihin ng bungkuan between automobiles or automobiles on a highway. So that is a motor vehicle traffic accident. Parang complicated, no? Balitiri ng military government license 3 years coach, baka bumalik po. Yes, tama. So, ngayon class, kapag lumabas ang validity ng driver's license or ilang years ba ang validity ng driver's license? O balikan natin na dito sa kabila. Wait lang. Okay. Okay, ilang years ang validity ng student permit? Ilang years ang validity ng student permit? Again, ilang years ang validity ng student permit or student license? Okay, 1 year. Okay, how about the non-pro? Non-professional? 3 years. Okay, three. Okay, 1, 3. Okay, how about yung professional class? 5 or 10, sir. Okay. So, dito class sa professional, okay, di ba? Sinabi natin na yung ilan na ngayon ang validity ng ano class? Ng driver's license, ilang years na? 5 or 10, sir. Depende kung may kuan ka, may traffic. Okay. Ticket or ba? Di ba ang non-pro, ilang years ang non-pro? Ilang years ang validity niya? 3 years, sir. Ilang pro ko, sir? 5 years. Five years. Okay, 5 years. Di ba? 5 years. So, 5 years class, kapag ganito, kapag ganito, mag-renew ka o mag-professional ka na, ibig sabihin, kapag wala kang violation, so yung 5 years na yon is magiging ilan na? 10 years, sir. 10 sa 10 years, sir. Of course, 10 years na yon, di ba? So provided class na wala kang violations. Okay, 5 years ang non-pro and of course magiging 10 years yung class kapag wala kang violations. Nakuha ba? So ganun ang ano. Yan pag coach. Yes, yes. Pag involved accident. Oo. Kapag na-involve sa accident. Lang siya. Ha? Opo. Ano daw ano? Pag involved accident siya, involved accident po coach. 5 years. 5 years. Ah, okay. Kapag na-involve ka sa accident. Okay. Pero kapag wala ka talagang total. Opo, pero yung... Oo. Like total... violation lang. For example, helmet. Oo. Seatbelt. 10 years pa rin siya, coach. 10 years pa rin, yes. Para, pero kapag yung mga accident, halimbawa, hit and run, or mga ano, yung mga serious, di ba? Mga serious na na-involve ka doon sa traffic, lalong-lalo na kapag may negligence on your part. So, ayan, 5 years lang. Pero kapag wala naman, totally, or yung mga minor lang na ano out of your control, so of course, hindi na yan, class, or 10 years ang validity ng license mo. How about yung military? Ilan ba yon? Ang military? 3 years. 3 years. Okay, how about yung international drivers?
license plate. Indicate on the face of recognized country signatory of deniable conviction po. Ah, okay. So nakadepende sa visa, 'di ba? Okay, of course kapag pabalik or papabalikin siya na ng or expired na yung visa niya, syempre expired na rin yung kanyang international driver's license. So wala siyang validity. Paano kapag wala kang motor, pag-renew ba ng driver's license papasok na ba sa 10 minutes? Ay, medyo nataano ako dito kay ano ah. Paano daw kapag walang motor class? Pag nag-renew ka ng driver's license papasok pa ba sa 10 years? Papasok ba? Siyempre, of course, 'di ba? Papasok siya ng 10 years kasi wala kang violation, 'di ba? Mas safe 'yo, kukuha ka ng driver's license tapos wala kang motor. Wala, 'di ba? Eh 10 years yung validity. So, mas maganda na. O malayo na, itanong sa board exam, kukuha ka ng driver's license tapos wala kang motor. So 10 years ba ang validity? Of course, syempre, wala ka kasing ano eh, wala kang involvement doon sa traffic way. So 10 years. So yan guys. So again, student permit andito. So we have 1 year, then done po 5 years, then after that kapag wala kang violation 10 years. So military 3 years then. Ang international driver's license, so depende yan sa visa, kung tinatawag natin na mag-expired yung visa mo, syempre, expired rin yung driver's or yung international driver's license mo. Okay, so yan, yes. Okay, so okay na ba? Okay, so yan, dito tayo. So balikan nyo na lang ulit ha, yung ano niya. Pero kapag, ano kayo, driver, alam nyo yan, or ganito, wala kayong medyo madali lang ang traffic na subject kapag driver kayo, di ba? So, madali na lang yan sa inyo. Sir, ano po pwedeng i-drive pag, ano, sir? Pag? Non-professional po, sir. Ano po mga pwedeng i-drive, sir? Kapag mga... Non-professional, okay. Sir. Okay, dito. Isa-isayin natin, class. Kapag student permit or student permit, class, ano yung pwede mo i-drive? Ano bang anong pwedeng i-drive kapag student permit? Ano class? Oh, bakit wala? Okay, ano yung pwedeng i-drive? Nakadepende sa code ng license. So hindi, sabihin natin na student pa lang, student. So ano yung pwede mong i-drive kapag student pa lang? Student, sir, bawal mag-drive unless kung may kasama siyang professional driver. Okay, very good. Yun ang tama, okay? So, dapat bawal siya mag-drive unless may kasama siyang professional driver. Pero sa atin, sa Pilipinas, nasusunod ba yon? Hindi, coach. It goes to drive. Basta marunong ka mag-drive, sir, pwede. Oh, diba? Pwede na. Okay, sa Pilipinas, walang pakialam, no? How about yung ano, yung tinatawag natin na non-pro? Ano yung pwede niyang i-drive? Four wheels, sir. Four wheels. Kailangan pa ba may ano? Kailangan pa ba may kasama na may license? Or wala na? Sir. Wala na. Na, sir. Okay. Of course, wala na. Yung private vehicle, pwede niya na mag-drive. Without the assistance of licensed driver. How about naman, class, kapag professional driver ka or professional, ano naman ang pwede mong i-drive? Yung mga... Kahit ano, sir. Ang biyahe, sir. Okay. O, tama. Ano yung anong tawag natin doon sa nagbabiyahe na ng mga bus? Ano tawag natin doon? Three letters public yun. Public vehicle. Public vehicle? Hindi. Ano yun? May complete doon na tawag. Public ano utility vehicle, sir. Okay. PUV. Okay. The public utility vehicles. Yun yung pwede nilang i-drive, di ba? So any ano, of course ang professional driver, their driving is their mode of profession, 'di ba? Yung may mga official vehicle, yes, pwede rin. So pero ang pinaka best example diyan is the PUV or the public utility vehicles. Okay, so yan. How about yung military? Ano naman yung pwede nilang i-drive ano? Ano naman kapag military class? Ano yung military? Tanki, sir. Tanki? Okay. So, tanki de guerra. Okay, so, ayan.
So then how about international? International, of course, class, kung ano yung available dito. Pagdating, mostly class yung mga nagre-renta naman sila dito, hindi naman talaga sa kanila yung ano doon, yung pero yung mga blue plates, sir. Yung mga blue plates. International driver ba gamit dyan? Yes, kapag international. Di ba blue plates kapag international? Kapag mga president, ano ang kanilang plate? Mga senator? Number one. Hindi, ano yung kulay? Red. Red. Sure kayo red? Ano ba? Ano bang kulay kapag president? Red, white. Okay. How about kapag ano? Kapag yung mga diplomats naman. Blue. O blue, di ba? Ang diplomats blue. Ano pa ang nakalimutan natin? Blue plate. Sino pa ba yung kalimutan? Yellow plate. Green, white. Yellow plate. Yellow. Okay. Plate. Yung yellow plate, sino na gumagamit ng yellow plate? Yung may mga franchiser. May mga ano? May mga franchise. Yung may mga biyahe. Yes, yung ano, di ba? Yung may franchise. Yung how about yung naka-white class? Mga color room? Mga white na. Ano yung white? For registration. Oh, yung registration, di ba? Mostly class, di ba? Sabi nila, wag kayo sumakay sa ano, ha? Sa white plate, di ba? Kahit sa mga sasakyan, di ba? Kasi, or for personal use, tama. O, di ba? Kasi, wala kayong habol. Sumakay kayo palagi sa yellow plate. So yun class, ang simple lang yun. Pero balay natin, lalabas sa board exam, di ba? So ngayon class, pag-uusapan natin, ano yung kulay? Ano yung kulay class ng, di ba may lalagyan yung driver's license ninyo? Ano yung kulay ng lalagyan class kapag that is student permit, student's license? Okay, ano yung kulay? Kapag ano? Black and red, sir. Black and red kapag student. How about naman kapag non-pro? Ay sir, wala kaming kulay kasi wala namang lalagyan yung pagkuha namin. Pero lumalabas sa board exam yan. Totoo, di ba? Okay, isa yun natin. Kapag student, ano yung lalagyan ng ano yun, driver's license? Anong kulay yon? Anong kulay? Kapag ano, magtrabaho. Ah, sige. May trabaho pala si Roger. Kaya maya-maya mag-out na rin kami. Okay, so last na to, yung sa driver, sir. Ipagpatuloy natin bukas ng umaga. Okay, again class, ano kapag, ano, what is the color of driver's license kapag student? White, sir. Ah, ano yun, ano? Red. White. White. Red. White or red? Red. White, yes, sir. White. Okay, how about kapag sa non-pro? Red, sir. Red. How about kapag sa, ano, kapag sa pro? Black. Black. Okay, so yun ka sa, so, di ba, naka-ano yun, white, red, and black. Okay, pero sa Pilipinas, tama ba ako? Tama na, white, red, and black, tama. Pero sa Pilipinas, kasi nasanay kayo, walang lalagyan. Pero may lalagyan yan, di ba? May lalagyan sa inyo. Binibili, sir. Binibili, no? Sir. Oh, binibili. Pero ang standard yun, di ba? White, red, and black. Pero titingnan ko ulit class mamaya kasi hindi ko na-revisit, baka nagkamali. Pero yun ang... Pero yung aking gray. Gray sa'yo? O, oh, kasama nabili yan. Walang gray doon sa ano eh. So standard. Saan mo nabili yung ano? Ha? Healthy po mismo. Ah, gray yun sa'yo? Pero bakit sa batas natin iba? Red, sir. Oh, sige lang, i-check ko mamaya kung yun pa rin. Sige, titingnan natin mamaya kung yun pa rin ang kulay. Sige, yung wala lang yan, fixer. Red sa akin, sa pro. Sige, i-check natin mamaya. Ha? Okay, kapag ma-research nyo, i-send nyo sa GC natin para makita natin doon ang pinaka-final. Iba-iba ang binibigay, may gray, may red, may baka may walang pink. Walang pink na binigay. sige, ipagpatuloy natin bukas class ang discussion natin. So meron bang ping na binigay sa iyo? Walang driver's license. Sige, manghula na lang, no.
So mamaya ay bukas i-continue natin dito sa chain of events. Tapos ano po gani? Ano po yung ano natin dito? Chain of events. Oh, wait lang guys. Okay, so dalawang session pa lang traffic natin. Ten Commandments, then yung ano class. Konti na lang siya, tapos yung mga laws na lang natin. So maganda kasi yung laws natin kasi isa-summarize natin para makita ninyo. So ito yun. Sorry. Ito yun yung mga laws natin class. Yung sa may anti-drunk or driving act of 2013 and so on. So para makita ninyo class kung saan saan mapupunta yung confiscated. Sorry.